Okay, mga kapuntos, welcome back. Maraming po salamat sa inyong pagkantabay para sa latest update. Tayo magkakape muna at mag-sasok-sok tayo ng ating pandesal. Welcome back dito sa Chicago. And sa ating mga kababayan dyan, welcome po sa ating channel. Kapuntos page po, dito po ang channel ng mga fans ni Kai Sotto at mga nagmamahal po sa kanya. So, welcome back. Ito po ay panawagan ulit sa ating mga kababayan na gustong bumoto. Yung link po ay nasa isang video ko. Nalamangan na po itong si Kai Sotto ni Jad Khalil ng Lebanon. At yan po sa game day 2 ng Window 5 para po sa MVP race. At sana po matulungan natin natin pambato si Kai Sotto. Pakishare nyo po sa inyong Facebook and friends. Sana po mahabol natin gawa ng marami pong fans itong Lebanon. Marami po silang voters. Yan din po ang nakatapat ni Kai Sotto. Diyan sa si Haidar po ng Lebanon na nakatapat ni Kai Sotto sa botohan dito sa ano sa center, sa big man na favorite ng mga tao. So, yan lamang po mga kapuntos ha. Puto pa po tayo kung meron po kayong chance. So, ito magko-comment lang tayo dito po sa NBL sa kanilang YouTube channel kung ano po yung napag-usapan. So, tingnan po natin kung meron tayong makalap na balita po rito. So, let's go. Let's do this, guys. Hashtag NBL Overtime to get involved. You know what to do. There you are on the screen. And we're about to get into yes or no. And I'm going to do a little bit differently here because I want to play a little bit of Kai Sotto before we get smack bang into it. It was brilliant on the weekend, of course. 16-7 against Jordan. 11-9. 5 blocks. Throw a couple of assists for the big fella in as well against Saudi Arabia. But he was very good. And I want to ask both of you, yes or no, does CJ Brewton need to find more court time for this young man? Yeah. It's hard to argue, right? Hard to argue. Not easy to do, but they're pretty talented up front. But there you go. Most certain. There you go. Yes or no. Easy start. Yeah, let's go. So may clear lang pala yung naging feature dyan kay Kai Sotto. Nagtanong na sila ko yes or no na dapat siyang bigyan ng minuto. Yes po, nasabi ni Corey Williams at ni Liam Santa Maria. Again, sinabi ng kanilang host na si Cam na itong mahirap dahil yung kanilang roster ay marami po talagang dapat na magaling na players. And so sana mabigyan po talaga, may slip nila si Kai Sotto sa loob. Kuhan po nung si Robert Franks, DJ Johnson, again, no, si Cleveland ang top priority nila dyan. And hindi po pwede talagang pagsabayin si Franks, si Sotto at si DJ Johnson. So talagang malamang niya manggagaling sa second unit pa rin itong si Kai Sotto. Hopefully mabigyan ng magandang minuto at magandang rotation yung tatlo gawa ng, kasi kailangan din nila si DJ Johnson sa scoring, no. Kailangan din nila si Robin Franks. So talagang hindi naman fully na talagang ibabad si Kai Sotto. Yung talagang tama lang para naman sa ating mga fans eh. Yung alam naman natin yung obvious na mga binibigay nilang minuto kay Kai Sotto ay hindi po karapat-dapat. So yung tama lang na magiging masaya lahat at kahit matalo tayo din, alam natin ginawa ng pambato natin si Kai Sotto yung pace niya. Ang gusto kasi natin ma-develop si Kai Sotto and nasasayang yun kasi yung skills na meron siya kung hindi po naman may papakita, katulad naman dito sa FIBA, no? Hindi naman siguro mababang competition ng FIBA. Talagang malaki po ang pinaglalaban ng mga players dyan, na bansa na po ang pinaglalaban nila dyan, kaya lahat po ginagawa nila para manalo. So yan po ay hindi madaling competition, at kung kayang gawin ni Kai Sotto yung mga ganyang bagay, ay sigurado ako na kung mabibigyan ng tiwala itong si Kai Sotto ni CJ Broughton at dyan sa Adelaide 36ers, ay talagang makakabalik sila at makakabuo sila ng magandang energy sa kanilang core dito sa kanilang team, no, na Adelaide 36ers. So agree ako na yes din ako ang sagot ko dyan. Kagaya ng lahat, bigyan ng magandang minuto, dagdagan ng minuto ni Kai Sotto, i-develop pa ang kanilang mga set of plays para sa center na big man, at yung makikita nilang magandang resulta kay Kai Sotto dahil si Kai Sotto ay dedicated sa kanyang team, no? Kasama na dyan yung sinabi niyang sa kanyang Instagram na kanyang parinig na
of course, yan ay tungkol sa ating bansa, no? I play for the name in the front of my shirt. Yung parang ganun sinabi niya, sa harap ng shirt, which is Filipinas, bago niyo matandaan ang pangalan ko sa likod. Pareho din lang po yan sa Adelaide 36ers. Parinig na po ni Kai Sotto yan sa kanila na uunahin niya yung kanyang team bago ang kanyang sarili. And sana ma-gets nila yung message na yan. So, yun lang mga kapuntos. Magandang araw po sa inyo. At itong aking kape at pandesal ay aking i-enjoy for the rest of this morning. Have a wonderful day. Bye-bye!